Iba naman! Madalas yan sabihin kapag naghahanap ng bagong lugar na pupuntahan, di ba? Pero ano nga ba dapat hanapin para maging kakaibang isang biyahe? Game, Juna. At... Paano kung nagawa mo na dati? Pwede ba bang maging exciting? Much better pag pumunta kayo dito. Kailangan may partner. Kailangan kasama mo jowa mo. Kasi pag hindi, oh my God, kawawa ka. Titikim ka ba ng mga bago sa iyong paningin? Itim siya. At yung meron kang makakagat na yung ito, yung black stock na yan. At maunghang siya. Ngayon. O doon ka sa nakasanayan mo pero may bagong bandar. Para sa akin, maisip ko weird agad. Kasi imagine tilapia tapos gawin siyang ice cream. So, Alam mo na. Pero may matutuhan pa pala. Susubukan mo ba yan? This dot is a rest. Ah, so you do not click there. So, rest. Dami kong tanong, no? Ganun talaga, Biheros. Ngayong gabi, susubukan natin sagutin lahat ng yan dito sa tinaguriang Land of the Dreamweavers, ang South Cotabato. Sa South Cotabato, karaniwan ang halal na pagkain. Pero kung medyo bago pa ito sa inyong pandinig, pwede muna sigurong mag-warm up dito sa isang kainan sa Sampaloc, Manila. Para sa mga hindi nakakaalam, what is halal? Ang halal po kasi, ibig sabihin po ng permissible po siya in Islam law. Okay. So, ang halal po kasi gaya ng mga meat, para maging halal siya, need po siyang katayin in Islamic law. So may binabasa po siya doon. Okay. Ang binabasa doon ay is Bismillah Allahu Akbar. Ano po ibig sabihin? Bismillahi Allahu Akbar. Meaning po, in the name of Allah, Allah is great. Okay. Apo. Kaya po kasi ganun, sir. Gaya po ng humans, we are created by Allah, God. Same as sa mga hayop. Sige, ano pong maglulutuin natin ngayon? Sila itong po. Okay. Sila itong. Parang, para siyang tinola, tama mo? Tinola. Black soup. Black soup. Apo. Okay, ano po? Tula, ibig sabihin tinola. Tinola. Itong black. Itim kasi. Itim. Ayun. Okay. Ang pagluto, katulad din ng traditional na tinola. Pero sa isang sahog lang nagkaiba, ang sinunog ng niyog. First po ang gagawin natin, mamarinate ko po yung beef sa burnt coconut. Yung burnt coconut po, ano po yung, kasi parang ito yung medyo kakaiba eh. Ano po yung nandyan? Ano po yan siya? Yung coconut po siya, sinunog po siya. Tapos meron po siyang bawang, luya, tsaka... Sili. So importante na sinunog yan dahil yung flavor niya. Yes po. Okay. Doon po kasi yung lasa niya. Mas maganda po to kapag overnight. Na marinate. Okay. Meron po ba kayong sleeping bag dyan? Wala. Pwede ba ako matulog sa sahig? Kapag nasipsip na ng karne ang mga pampalasa, pwede na itong igisa. Sunod ay palalambutin ang karne. Para mas malasa, lalagyan pa yan ng sili at tanglad. Habang hinihintay nating lumambot ang karne ng tiulang itom, punta muna tayo sa isa sa mga munisipalidad ng South Cotabato. Ang Lake Cebu ay isang municipality ng province of South Cotabato. Ang Lake Cebu ay isang indigenous cultural community. Now, we are more on the protection, preservation, and promotion sang kultura, not only for the tribe, pati din yung hindi tribo. Para ipakita sa atin ang mga pasok sa kakaibang biyahe, makakasama natin ang 2017 Miss Tourism Lake Cebu na si Jenny Dalisan. Boat ride ba ang gusto nyo? Dito sa Lake Cebu, traditional na bangka o owong ang pwede nyo sakyan. After ilang years, ngayon lang ulit nakapagsakay. Pero kakaiba yung feeling ngayon kesa sa yung ginagamit namin dati. Music.
kadalasan lang mangyari to kaya sulitin na ang magandang tanawin. Para kumpletong boat ride, pwede rin magsuot ng traditional na suotan ng mga kapatid nating Tivoli. Pero itong si Jenny, mas gusto raw magbisikleta sa tubig. Ano raw? Thank you. Ayan. Game, Gina. Ayaw talaga! Kahirap. Ayan, Jenny. Ginusto mo yan, di ba? Okay lang mapagod sa water activities ng resort na ito. Dahil siguradong mapapahinga naman kayo sa kanilang lake cruise. Welcome to the summer capital of South Central Mindanao. This is the Tivoli Homeland Lake, Cebu. Buti ng 45 minutes ang cruise na ito na lilibot sa Lake Cebu. Para mabuo ang cruise experience, mayroon cultural performance ng mga Tivoli. Siyempre, may chibog din. Ito yung one of our best seller na tilapia menu and then tilapia pala na nakabalot sa cabbage na may sauce na gata. Parang yun yung sauce yung nagbibigay ng sigla dito sa pagkain na kayong aroma niya, iba din. Eh di ba sarap? Masarap, masarap, masarap. The best. Perfect yung combination. At saka yung number one na nagustuhan ko talaga dito, ma'am, is yung sauce talaga. Ayun. Ayun yung nagdagdag na ng sarap dito sa food na to. Ayun. Ka-perfect. Para mapapaubos mo lahat yun, ma'am. Feeling ko mamaya. Off-cam, ma'am. Off-cam. Sikreto lang, ha? Siguradong busog ka riyan, Jenny. Kailangan mo yan para sa susunod mong susubukan. Isa rin sa dinarayo rito sa Lake Cebu ay ang Seven Falls. God, sobrang ganda dito guys, pero hindi ako na-inform na kailangan pala ng partner pag pumunta dito. Oh my goodness! Charot! Guys, dito na po tayo sa falls number one. Sobrang ganda dito guys. Gusto ko sana maligo kaso hindi daw pwede kasi sobrang lakas ng tubig. Dahil may 7 falls pa, diretso ka na sa zipline, Jenny. Nang makarami. Anong iba sa zipline nila? Mas makikita niyo ang ganda ng 7 falls habang nakasakay dito. Sisiw yan sa'yo, Jenny. Kami ng helmet, ma'am, para for sa safety. Purposes, for safety na natin. Okay, for safety purposes. Okay. Ano naramdaman mo ngayon natin? Sobrang kinakabahan. Like, di ko alam kung anong gagawin right after that. So, baka mahimatay. Di joke lang. Pwede naman mag-isa, pero mas prefer nila na may kasama. Kaya much better pag pumunta kayo dito, kailangan may partner. Kailangan, kasama mo, jowa mo. Oh. Kasi pag hindi, oh my God, kawawa ka. Kinakabahan ako. Buti na lang may kasama ako ba? Kasi hindi ko kaya mag-isa. Just the Lord. Kung mas gusto niyo namang makita ang pinagmamalaking handicrafts ng mga taga Lake Cebu, dito yung matatagpuan sa Sitio Tibong. Dito hinahabi ang kanilang tinalak. Ang weaving center na ito ay tinaguyod ni Lang Dulay, isang prinsesang Tivoli na kinilalang manlilikha ng bayan ng National Commission for the Culture and Arts. Itinayo ang center para sa mga manghahabi ng tinalak upang masiguro ang kalidad nito at matiyak ang pagpapatuloy ng sining. Isa sa mga patuloy na naghahabi ay ang apo nilang Dulay na si Marilyn Dulay. Ang tinalak ay isang uri ng tela na gawa sa abaka. Ang kaibahan po sa tela ng mga ibang tribo, yung mga design po namin galing sa panaginip ni
lang dulay. Ang tinalak ay pinaka-importante po sa tribo namin, mga Tiboli, kasi dito po kami nakilala bilang isang Tiboli po. At ito po yung ano, yung identity ng tribong Tiboli. Makikita ng mga bisita ang proseso ng paggawa ng tinalak. Ito po yung stripping, third process po ito. Kapag nakuha ng hibla ng abaka, pipigayin ito para lumambot at susuklayin gamit ng kamay. Para matanggal yung mga strand ng abaka na hindi na ginagamit po, sir. Ito po, isa-isa, i-connect mo yan lahat. Dito mo malalaman, sir, kung ilang metro ang gusto mong gawin ng tinalak. Ito po is 6 meters. Sunod ay tatalian ng ibang bahagi nito base sa disenyong gagawin. Ito naman po yung cooking. Lulutuin po ito sa kulay black. Ito po yung kanalom. Yan po. Yan. Yung kanalom tree. Yung dahon at saka bunga niya ang ginagamit namin. Pang itim. Lulutuin po ito 1 week. Pakuloin yung kanalom morning at saka afternoon po. Yung traditional color po namin is tatlong color po yun. Black, red, and white. Kapag nakuha na ang mga kulay na kailangan, ihahabi na ito. Ito naman po yung lumubag para malambot po yung tinalak. Samaki, palis po. Ang ginagamit po namin dito is cow shell. Yan po. Pero lalaki po ang gumagawa nito, sir, kasi hindi kaya ng babae. Pagkatapos ng palis, ito na po ang finished product namin. Ito po ay Bangala design, mother of all design po ito. Yung tinalak po, bawal siya apakan, bawal po siyang gawin ng doormat, bawal siya gawin ng sapatos, tsinelas. Pag may bumibili po sa amin ng tinalak, bago mo siya ikat, kailangan mong kagatin. Pag hindi mo kinagat yung tinalak, so magkasakit ka. Parang yun po ang permission sa Fudalo na kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Talaga namang napakamabusisi ng paggawa ng tinalak. Kaya siguradong napakaganda rin ang pagkakagawa. Teka, meron kaya niyan sa Maynila? Ang mga designs namin ay inspired ng mga iba-ibang tribo, community at weavers from all over the Philippines. Ang aming available designs for Tiboli tribe ay denim jacket, dresses, meron din kaming mga formal wear. Sa ngayon, ginagamit ang tinalak sa iba't ibang klase ng kasuotan. Kaya may ilan pang mga bagay na dapat nating tandaan. So do your research, di ba? Parang when you purchase online, check kung ano, yung source ng ano, ng mga products na binibili ninyo. So most of the weavers kasi are women and they weave ano, parang naka-interlace na yung weaving sa family life nila. Pag nagtanong ka ng weaver, usually ang sasabihin nila ay para sa mga anak nila yung ginagawa. Dilim na. Alam mo talaga, panahon na talaga ng tag-ulan eh. Kailangan na tayong magsuot ng sabi. Yan pala yung biyahe. Sobrang lamig, Timo. Nabubulol ako. Yan ang ating biyakula item for this week. Bukod sa ginagamit natin to kapag umulan, ginagamit natin to kapag lumalamig ang ating puso. I mean, ang ating katawan. Maulaan niyo kaya kung ano to? Balikan na natin si Jenny na nasa zipline ng Seven Falls. Oh! Yung isang kilo. Kumalma ka muna, Jenny, dahil may zipline pa ulit mamaya. Sulitin mo muna ang view ng ibang falls mula sa kanilang view deck. Hello! Hello! Sir, nahanap ka nila. Marami nagkanta sa'yo dito. Sayang daw, wala ka daw.
zipline pa more. Yan ang iba sa 7 falls ng Lake Cebu. Saan ka pa? Sa 7 falls, dalawa ang pwedeng puntahan pagkatapos mag-zipline. Hindi lang mga tourist attraction ang naiiba sa South Cotabato. Pati raw kape, aba, kakaiba rin. At meron na rin ito sa Maynila. The Arabica coffee that comes from Mount Matutum in South Cotabato, the origin ay isang civet cat. No? Kakainin nila yung cherries, ripe coffee cherries. No? Tapos napaprocess ito sa katawan ng civets, yung dume. Nung dumi ng civet cats or nung mga local cats na yon sa kanila, kinukuha ito wild. Hindi ito yung kinecage nila para mag-mass produce. Teka, dumi ng pusa na naging isa sa pinakamahal na kape sa Pilipinas? Aba, iba nga talaga yan. Bukod sa kape ng South Cotabato, dito rin makakatikim ng chicken pianggang. Kahit saan parts ko ng Mindanao pupunta, marami na tayong mga brothers and sisters na tausug na nakatira dito. So kahit sa South Cotabato, makaka-encounter ka na rin ng mga tausug na nagluluto at nagpre-prepare ng traditional dish na ang chicken pianggang. That's a dish that is in the past being offered on royal banquets, mga special occasions. Hindi pa kayo kinabahan, nasiyahan sa Civet Coffee kanina, may isa pang kape kaming nahanap. At kakaiba raw ang pag-inom? How true! It's a latte poured into a specially designed chocolate-coated cone. Teka. Paano nga ba iinumin yan? Dahil mahilig sa kape ang bibo naming researcher na si Jamaica, ipakikita niya sa atin kung paano ito inumin. Para medyo sosyal ang dating, inumin ng paunti-unti ang kape. Pagkatapos, kagat-kagatin ang apa hanggang maubos. O kaya, kung certified coffee lover naman kayo, abay, di straight inom. At saka kainin ang apa na parang dessert. Ang reward sa huli, ang dulo ng apa na may tsokolate. Oh, uy, all in one ah! Nice share naman dyan, para naman ko. Ay, isang biyaya ni Drew Team tayo, tapos hindi kayo... Ano ba pinag-usapan mo? Chika lang! Dude, kaya mag-host ka doon! Ayun na nga, friend. Oo nga, nakita ko na nga. Malapit lang siya, tapos mura lang. Oh, si Jay, ano? Oh, ano, Kuya Mong? May tayong pose mo. Kawa, ni-stalk mo ako, ha? Chirik. Ano ba yun? Chika lang. Akala niyo siguro hindi ko malalaman yung chika na yan, oh. Chika lang. Chika lang po. Okay, anong klase pong pagkain ito? Kakanin po siya. Kakanin! Kita niyo naman, nai-chika pa nila sa atin, pati paggawa. Bakit sa'yo mahaba? Ako hindi. Ewan. Yeah. Yeah, mag-interview na lang. Bakit pati bating kebot ko? Ayan po, ang galing! Para lang may different sizes kayo. Oo. Alright. Kasi may butas sa... Ah, kailangan may butas agad na! Hindi mo naman sinabi sa akin, no? Kailangan may butas sa gitna. Yes. Ayan po. Okay na. Butas na yan, ha? Pwede na prituhin ang chika lang. Saka ito lalagyan ng asukal hanggang matuyo.
Siyempre, hindi ko nakalimutan ang niluto nating tiyulang itom kanina. Meron siyang anghang. At yung anghang na yun bagay sa maulan na weather ngayon. Ah, ito talagang maraming buto. So para talagang tinola. Or parang sinigang. Diba? Tapos nun, paano ba ito? Parang uminom ka ng kape na may crushed beans. Yun yung parang texture ng toasted or roasted coconut na hinalo natin sa pag-marinate ng beef. Very gingery. I have to say, parang meron akong bagong favorite halal food. I love it. Okay, meron natin to. Pangontra. Mainit-init pa. Woohoo! Mainit-init pa nga. Chika lang. Crunchier than a donut. Okay? You know, it's crunchier than a donut. It's not as soft. It's a bit chewy inside. Pero sa labas, yun yun. Sa labas matigas. Sa loob malambot. Because it has sugar. It's sweet, like donut. Okay siya pang merienda. Okay siya pang namagas. Chika lang. Nagbabalik tayo rito sa South Cotabato, Bijeros. Ay, naalala ko bigla. May isang produkto pa nga pala ang South Cotabato na madaling mahanap, pero mahirap buksan. May nakita po akong isang video po na parang consuming pineapple without using a knife. So, iti-check po natin kung totoo ba or TikTok na naman to, no? Ganyan-ganyanin daw natin. What? Oh my God! Nakukuha tayo! So, paano daw? Ano dapat natin gawin? So, first daw po, sir, is ito. Baliin natin to. Parang i-twist natin itong ulo ng pineapple. Ang tanong po, sir, kaya ko po ba? Ikaw, kaya ko yun! Kaya ko. Kaya. Hey. Okay. Ayan. Okay. Next daw po is, idik-dik lang daw po. Ganyan. Mabuti na lang, hindi natin ito timbol, no? Yes po! Mabuti na lang, wala yung kani dito. Yeah, mabuti gagawin ko lang ng konti, okay? Tapos, roll hard daw po. Ay, yung gusto ng asawa ko kuminsan, eh. Ang ganyan, eh. Sabi niya, hindi ko rin magawa. Anak mo ito. Sige, sir, after mo po niyan, ito kung pineapple ko yung next. Ah, alin? Parol din po. Okay po. Thanks, ah. Pahirap po ngayon. Thanks, ah. Pero naramdaman mo, medyo nag-lucia na, ano? Yes po. Parang wala kang ginawa dito sa... Hindi na siya pineapple. Fine apple na siya. Okay. Yan po. May juice nang lumalabas, eh. Okay. Ipupull daw po itong spike niya. Isang spike? Ito. Ayan, ayan. Ayan. Sir, unti-unti ko na pong nare-realize. Na? Parang hindi po lahat tama. No! Hindi lahat totoo, no? Yes po. Mm-hmm. Therefore, hindi po tama. Kaya naman! I mean, sir, hindi ako pwersa. Kaya naman! Buti pa sa kain niyang ito, imbis na pilitin nilang buksan ng pinya, ginawa nila ito ng kakaibang recipe. So, pero ano siya? Panghiragas na siya, no? Dessert? Yes, sir. Or finally? Okay. Kasi, matamis po siya. Oo, oh, eh, no? So, is it best eaten warm or cold? Paano ba ito, bro? Actually, sir, dapat hot. Ah, kailangan hot. Yes. Amigo,
try del casserole. Okay, last ka na yun. Subukan na natin tikman tong pineapple casserole. First time ko titikman yung actually gintong dessert. Karyanda, wala. Smells good, it smells cheesy. Siyempre na titikman ko yung pineapple cubes. That's the texture that you're gonna pretty much experience. But initially, alam mo yung natitikman ko? Natitikman ko yung natitikman mo kapag kumakain ka ng ensaymada. Dahil nga siguro sa baked cheese, with sugar, bit of flour. But yeah, it's pretty good! Ang biyahero correspondent natin si Jenny, hindi magpapatalo pagdating sa naiibang Chibog entry for the day. Dahil sa resort na ito, hindi lang isang luto sa tilapia ang pwedeng matikman. Nandiyan ang pritong tilapia, garlic tilapia, sisig tilapia, spicy tilapia fillet, chicharon tilapia, Bicol Express tilapia, kinilaw na tilapia, daing na tilapia, paksiw na tilapia, sugba tilapia, sinigang na tilapia, nilagpang tilapia, at tilapia curry! Whew! Ay, magsama kayo sa tilapia, biheros! First time ko naka-try ng ganito kasi syempre, di ba, ang lagi natin kinakain yung chicken. Sobrang sarap. Ito, hindi ko na-expect na ganito kasarap pala. Pwede pala siya sa tilapia. But wait, there's more! Ano yung naiisip mo, ma'am, pag marinig mo yung tilapia ice cream? Para sa akin, maisip ko weird agad. Kasi imagine tilapia, tapos gawin siyang ice cream. So, siguro first muna itong ice cream talaga if may lasang tilapia. Lasang avocado. Yes, actually. Bakit lasang avocado? Oo. Kasi we have a version ng tilapia ice cream na kung ano yung season ngayon na fruits na available dito sa Lake Cebu. So, yun yung ginagawa namin para maiba. Okay. Try ko siya with skin ng tilapia. Yes. Okay, skin. Weird, pero pasok sa banga. Sulit yung pagpunta namin dito. Sulit talaga yung pagkain namin, pag-taste namin. Grabe. Amazing! Kailangan eh, maraming likes ha, sa Biyahe ni Drew Facebook at Instagram. Ayan. 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 Oh no! Nako, ayan na, umambo na. Nako, wala akong payong! Ano na ito? Umabasa ako! Buti na lang, meron akong... Siguro naman alam niyo na. Kasama palagi ang tutuluyan kapag naghahanap ng bagong destinasyon. Sa isang resort sa Lake Cebu, may mga bahay na sakto para sa malalaking grupo o pamilya. Sulit yan dahil may sarili na rin kayong pool. Meron din silang mas maliliit na kwarto kung kayo ay solo o may kasamang BFF, biyero. Sa lawak ng resort na to, nako, siguradong gutom ang aabutin nyo sa pag-iikot. Okay lang yan, dahil may local dish silang patok dito. Lulutuin natin po ngayon ay inumbarang manok. Bukod sa native ang manok na gagamitin, isa sa naiibang sangkap ito, ang ubad o yung ubod ng saging. Then, ilalagay na natin itong ating chicken. Antayin natin siya na parang lumabas yung sarili niyang oil. Mukhang naparami ng kain si Jenny kanina. Kaya ayan, naghatak na ng turistang makikitikim ng inubarang manok. Chicken muna. Sige, sige, go lang. Ano masasabi mo? Mm-hmm. Masarap nga. Masarap? Native! Yes, ma'am. Native. Iba talaga siya sa broiler. Yes po. Masarap siya, lalo yung sabaw. Kasi medyo salty siya, pero maganda yung pagiging salty niya. Mm-mm. Kasi lasap na lasap yung tawag na ito. Itong, ano to? Saging? Ubad. Ubad ng yes, saging. Po. Itong chicken, malambot siya sa oh, ano. Pag, di ba, hindi siya matigas? Hindi siya matigas. Malambot. Yes, sobrang lambot. Kaya the best. Yes.
Akala nyo naubos na ang paandar ng Lake Cebu? Aba, may agihis pa! Yung agihis po is a Ilonggo term and ang Tiboli term po dito is Keteng. Mostly kasi po ng mga Tiboli tribe dito po sa Lake Cebu is this is one of their livelihood po. Ang karaniwang sinabawan na agihis, iniluto nila sa buho o kawayan. Meron pang agihis na sisig. Ayun, medyo excited daw. Actually, etong agihis na ano, from bamboo, diba? Ilang beses ko na to natikman, kaya siguro for now, eto yung gusto kong matikman since bago siya sa ano ko, sa paningin. Hindi ko masyado ma-feel yung ano, yung lasa ng agihis, pero sobrang sarap, tsaka creamy din siya. Ako, kakaibang panghimagas na hahanapin ko kasi nabusog na ako sa mga kinain mo, Jenny. You know what, Chef? Alam mo, coffee, I think, is for me my most favorite flavor pagdating sa ice cream, pagdating sa, siyempre, kape, pagdating sa cake. So, I'm such a fan. Why did you choose the civet type of coffee bean? We want to incorporate Filipino flavors sa aming desserts, not only sa typical na desserts, but knowing cheesecake, hindi siya gaanong parang Filipino type of dessert. Ramdam ko, sir. Sarap? Ramdam ko. Ramdam mo ka din? Ramdam ko yung lambot. Kinala bilang pinakamalaki sa tatlong lawan ng South Cotabato ang Lake Cebu. Isa ay ang Lake Lahit na pinakamaliit at ang isa ay ang Lake Celoton na siya namang pinakamalalim. Ito ay tahimik na lugar. Yun lang. Wala kayong makikita ng nightlife dito sa Lake Cebu. Tahimik, simpleng pamumuhay. Ganito kami dito sa Lake Cebu. Nasa South Cotabato pa rin tayo, Bieros. Ang susunod natin pupuntahan, aba hindi lang basta museo. Ito raw ang nag-iisang Tivoli Museum daw sa buong Pilipinas. Sa tagal ng panahon, sa dami ng mga bisita na pumuntang Lake Cebu, kung minsan pupunta sila sa bahay, pero later, in 1998, nagpatayo na lang kami ng museum para may at least merong kaming privacy sa aming bahay. Itong museum na ito is privately owned. Iba't ibang gamit ng mga Tivoli ang makikita rito. Doong banda, dyan matulog yung head of the family. Eh kung meron siyang tatlo apat na asawa, the first wife has to sleep at the right side of the man. Eh, makita din ninyo, may mga gongs tayo sa loob. Dyan mo ilagay yung mga gong. It has to face you. Because this blaba is when visitors come, dito na sila mag-gather. Sa gongs lang is more than 100 gongs inside. Meron tayong porcelain, meron tayong mga petrified wood around thousands of years. Saka meron tayong mga beadwork inside. Lahat ng mga ari-arian ng mga Tivoli andito lahat sa loob ng Tivoli Museum. May special sound ng gong na ginagamit para tawagin mo yung miyembro ng mga villagers na pupunta dahil may mga bisita. Ito naman, we call that klintang. Oh, diyan magtugtog. Dito sa Maynila, nakilala namin si Paolo Pardo. Isa sa mga napili niyang pag-aralan ay ang pagtugtog ng mga tradisyonal na instrumento. This is the saronay, okay, which is the small form of the kulintang, which is the bigger set of gong. Is saronay endemic lang to South Cotabato? Saronay is also used by the Maguindanao and the Maranao peoples. In South Cotabato, they have the same as klintan, the big one. Sige, brother, how can we try playing this? This dot is a rest, ta, rest, ta, rest, three, three, rest, three, rest, three.
Hanggang doon lang ang kaya ko, Sir Paolo. Sample naman! Maraming kakaiba sa South Cotabato, no? Pero ganun pa man, isa lang ang kailangan nating isapuso para sa isang masaya at naiibang biyahe. Respeto. Respeto na sasamahan pa natin ng bukas na isipan upang mas maunawaan natin ang kultura ng lugar na ating binibisita. Kaya sa susunod na may magsabing, iba naman, ang pwede mong isagot, Bihero, South Cotabato naman!